Since hindi ako maka-LS, so heto na lang. Ayan, ipakita ko sa inyo ang exact happenings dito sa amin. Nandito po ako sa may 70 plus floor. Ayan po, under construction pa rin yan. Magiging maganda yan. After tataniman niya, yung tataniman na maraming puno na sinabi ko noon, yan lahat yan city dito, pero gagawing parang gubat dahil nga maraming trees, more than 3,000 trees ang ilalagay, tatanim dito. Usually malalaki na yan, ala trees ang tinatanim para ba mabilis, kaya ng mga yan o maliliit, parang maliliit lang yung iba dun kasi ano nga, wala na nakadilig yata. Diba close yan nun. Yan dinadaanan ko papunta ng Austin Station. Austin Station yun. Yun yung may orange dun. May swimming pool sa taas ng train station. Mataas yan pag nandyan ako. Andito nga kasi ako sa mataas, para kaya yung mga mataas dyan na buildings parang maliit lang. Ayan. Yan yung Green Plaza, yung may yan parking na yan. Tapos yung ilalim niyan, yun yung maraming level, sabi ko na ano, sa ilalim ng lupa na yan, mall yan. Yan station ng high speed rail. Napakaluwang yung ilalim niyan. Masisilip ko nga pag nasa ano ako, na nasisilip ko nung nasa ilalim ako ng lupa na yan ng ano, ng high speed rail, 'di ba? Meron siyang mga salamin doon sa may ceiling niya, masisilip mo yung building, yung labas, liwanag. Ito, patatayuan niya ng kuwan ng office na naman sa ibabaw. Lahat ito patag siya, magiging kuwan na ito. Walang sasakyan sa ibabaw, puro ilalim ng lupa. Yan. Mga 7 years from now daw, lahat yan meron na, tapos na. May mga tanim na doon na puno na super super ganda. Masarap pagpiknikan. Hanggang doon, kaya palibot yan. Gilid na nga yan, Victoria Harbor, yung dagat. Diyan, puro puno yan, puro garden. Maluwang na maluwang yan. Mapapagod ka maghapon mamasyal. Yan, isang compound kami dito sa may Western District. Colon, Western Colon. Dito sa amin, Austin. So dyan ang mga daungan ng mga barko, mga ferry boat to China. Yan ako dumadaan dyan. Yan yung marataas na building pag nasa baba ako. Yung mga puno-puno dyan, doon, yan yung Colon Park. Maluwang din yan. So ayan yung Victoria Tower na dadaanan ko. Bali yan yung Colon site. Yan, mga buildings. Yun naman yung, alam nyo yung mataas na building na sabi ko na yan nun sa isang upload ko. Yan yung K11, di ba? Lumabas ako sa may MTR noon, sabi ko yan yung building na mataas na tanaw ko from sa bahay, from dito, siya na yan. Diba, taas-taas yung pinakita ko noon, siya na yan. Yung mga daungan na papunta ng China, papunta ng Macau, tapos daungan ng barko, kaya lang wala nakadaong na barko ngayon dahil nga COVID. So ayun, yung Hong Kong Island, yan ang central. Bali dyan, Hong Kong Island, yung banda yung central, yung IFC. Yung mataas na building dun sa kabila, ayun yung IFC. Wan Chai Admiralty, ayan, North Point. Natanaw ko from here. Foggy kasi eh. Ayan. Lalim ng lupa yung kwan dyan, mga sakyan. Andiyan no, may roundabout, ayun no. Nanikot yung mga sakyan, roundabout sa ilalim. Yan. From 2008 na ano ko to, na witness ko kung paano ito gawin. Kaya nag-iipon ako ng mga files ko, photos. Pero yung, nung kasi wala pa akong cellphone na ano, na pang camera na ano, yun lang local noon. So hindi ako nakakuha ng mga photos noong 2008, na nag-uumpisa pa lang. Sayang nga eh. Pero 2011, meron akong files. Ayan, iipunin ko yan every year.
Yan. Nakita ko ang development ng project na to. Billions ito. Multi-billions project ng Hong Kong. Yan. Nung nasa Siatin pa kami, pag Chinese New Year, pag may fireworks display dito. Dito ginaganap ang fireworks display na Hong Kong dito mismo. Diyan. Kaya dito, napaka ganda ng aming place. Pero na-stop nga kasi dahil sa ano, sa COVID, sa pandemic, kaya wala mo ng ganyan. Wala mo ng fireworks display. No, so, back to Siatin, no, nasa Siatin kami. Pag may fireworks display dito, pag Chinese New Year, ganun, pupunta sila amo. Sila ma'am dito. Mahilig din sila sa ano, photography eh. Tapos sabi ko, ba't kaya, sana makapunta rin kami doon, makapunta rin ako ganun. Invite na ako nun, pero ayoko kasi. So, yung pala, may plan sila kumuha ng bahay dito. Pero before here, pumunta muna kami sa may Bel Air doon, sa may, ano, dyan sa Hong Kong Island. Pero doon sa gilid-gilid sa may Bel Air, sa Cyberport doon. Papunta ng Aberdeen. Sa Aberdeen ako namamalangke nun eh. Yan. Maraming mga isla-isla doon. Maraming pang mga bahay-bahay doon. Yan. I'm so excited to see. Imagine mo yun. Nakita ko yung pictures ng ano, future, ano ito, itsura. Malalaking puno. Ganon, ganon din yan. No? Ganyan ang ganyan itsura yung nakita ko noon. Yung before na ano. Ginawa yung project na yun sa may ano, high speed rail. Ganda, ganda. Ganda ang Hong Kong. Maliit lang ang Hong Kong, pero tignan mo naman, ang daming population, ang daming buildings. Means, ano talaga siya, progreso. Ayan, katapat niya ng Hong Kong, London, tsaka ano, New York. Yan, tatlong city sa buong mundo. Pinaka-busing city at pinakamahal naman ang lahat-lahat. Ilang square meters lang, nako, ngayon, nako, super mahal kaya. Kaya maliit lang bahay na mga yung pag-average, ano ka lang, income mo. Hindi, you cannot afford na, ano, makabili ng bahay na malaki. Hindi sa pinagmamayabang ko, karamihan dito, eh, ano, yung mga DH nila, mas malaki pa ang bahay sa Pilipinas, kaya. Kaya, no, first time ko nakuha na invite nila mga sister ni mom sa ano, sa bahay nila. Yung pinangunahan na ako, sabi daw ng mga kapatid niya, maliit lang yung bahay namin, sabi nila ng ganun. Sinasabi sa akin ni, sinabi sa akin naman ni mom nun. Sabi nila maliit lang daw yung bahay nila. Siguro eh, ano. Ewan ko, kung sinabi ni mom na ano, malaki yung bahay ko. Bahay kubo lang pala. Dalawang munting bahay. Tatlo actually. Bahala na sila. Basta ako kahit anong bahay. Mahilig ako magpundar ng kahit ano kaso lang. Pero okay lang sa akin tumira kahit ano lang. Kabahay kubo. Pundar lang pundar. Hanggat kaya, hanggat may ano, budget, kahit munti-munti bahay. Ayan, yun ang yung mga sakyan doon sa ilalim ng lupa. Diyan ako dumadaan, diyan ako nag-vlog noon, if you can still remember. Diba ang dami kong vlog diyan, naglalakad ako diyan, diyan ako noon. Yan, pamunta sa Maya, diyan sa Chimchachoy, diba? Yan yung CISO Center. Na-delete ko yung files pala dyan na isa. Nako, sayang sa loob. Nataranta kasi ako gabi. May tao, tapos may ano, di ba, pasilip lang tayo pag minsan nakuan. Nag-sell cellphone kasi nga, hirap na. Ayan. Yun na lang sana in-upload ko kasi kailangan mag-upload ng ano, kailangan mag-upload ng mag-upload ngayon. Wala mo nang edit-edit kasi nga walang time. Puro ano lang, ras-ras. Ras-ras na. Gusto ko na ipakita sa inyo. Actually, mag-live nga ako. Kaso hindi ako maka... Yung ano, in-uninstall ko na yung
stream ko kasi nga, yung apps ko kasi nga kulang ang storage ng phone. I need a new one. Sana may ano, may mag-sponsor. Kahit hindi na siya kagandahan ang phone, ang importante lang sa akin, marami siyang GB storage, yun, yun. Kaya nga hindi ako i-install ng mga ibang apps na pang-edit kasi nga kulang na space. Enough na yung isang editor mo na ngayon. Tsaka na lang pag medyo okay-okay na tayo makabili ng gadget. Kailangan ko talaga yung maraming space. Ayan ang pinaka-importante sa akin kasi kailangan ko ng mag-uploads ng marami basta may time. Mag-off na rin ako para marami akong time mag-uploads, mag-edit. And sana support my channel, mga ka-idol. Dowa TV at Pinas HK TV po. I have 2 TV channels. Please support Dowa TV and Pinas HK TV hosted by yours truly, Jane Domingo Ramiro from Isabela, proud Ilocana. So ayan po, Ilocana, Tagalog po ako, and then may konting kapampangan ng konti ang lahi namin, but honestly hindi ako marunong magkapampangan. Ang nanay ko kasi kapampangan na Tagalog from Tarlac. Yung father niya si lolo sa mother side Ilocano Tagalog, pero yung mother ni mother kapampangan, as in kapampangan. Pero sa father side ko naman, Ilocana, Bacara, taga Ilocos Daa. Yan, Bacara, Ilocos, Nilulac. Kaya kami halo-halo ang kwan namin, dialect namin. Pero sa bahay, ang pinaka lagi namin ginagamit, pati mga bata, Tagalog talaga. Kaya nga palang Ilocano sila, para nakakatuwa eh. Hindi sila masyado marunong mag-Ilocano, pero naintindihan nila. Kasi nga, Tagalog talaga ang ginagamit namin dialect sa bahay. So, ayan. Ayan, ayan po. Ayan. Nung wala pang pandemic, makikita mo dyan, talaga maraming tao dyan dumadaan. Sasalpot yan dito sa may ilalim ko, ilalim ng building namin, mall. Ito ni Elements Mall. Ito yung isang entrance sa may ilalim, sa tapat ko, tapat ng bahay. Marami pang exit entrance doon sa may gilid-gilid. Kasi dito kami sa gilid dito. Nangharap kami sa dyan. May entrance dyan, yung ground floor. May dyan, may Fairwood. Pagpapasok ka dyan sa ilalim, dyan sa entrance namin, makita mo Fairwood, may dyan yung The Rink, R-I-N-K, yan yung kuan, ice skating, dyan sa ground floor namin. Tapos may mga restaurant dyan na isa. And then, akyat ka ng escalator, yun na yung first floor, papunta dyan sa amin sa footbridge. Actually, meron din sa ground floor, papunta direct sa amin. Private, pang sa amin lang dito sa building namin yun. So yan na po yung Elements Mall sa ilalim namin. Maluwang na maluwang yan. Iisang compound kami ng ICC. Yung ICC, mataas na building dito sa may mismong Hong Kong. Yan na yung sasatabi namin, sa kapitbahay namin. One compound. So na pag nasa ka sa may Elements Mall, dire-diretso na yan. Ilalim ng aming mga building. Ilang levels yan. Dito pala sa tapat din namin, silong ng bahay mismo, building namin. Yung second floor, yan yung cinema. Cinema tsaka skating, isa lang, andito lang sa mismong tapat ng bahay. Ground floor tsaka yung sa may second floor, ang cinema. Diyan, marami mga shop diyan. Nako, pang mayaman lang, cannot afford. Ay, nako, hindi ko kaya. Tsaka karamihan kasi dito sa may place na may isa dito sa pinakamahal na talaga bahay dito. Mga bigati mga nakatira dito. Kaya pag sinabi mo na sa akin nakatira, ay, sabi nila, napakamahal doon, ganun-ganun sila. Oo, mga amo dito talaga, napakayaman kaya. Sila yung mga mayaman dito sa China, sa buong mundo yan, halo-halo ng lahi na yan dyan. Lalo sa rooftop na ko. Mga tycoon yung mga yan, tycoon, very influential businessman, woman.
mayayaman mga yan, mga tycoon. Sabi ko nga ilang square meters lang dito napakamahal kasi nga city at isa sa mga talagang progreso sa buong mundo itong Hong Kong. Dito space mo lang magsampay, ayan sa balkon, ayan oh, tingnan nyo yung balkon, makukuha bahay na sa baba namin. Di guys, sa Pilipinas na lumabas ka ng bahay, hindi sa balkon, ando magsampay ka, maluwang space natin. Dito ay balkon mo lang o sampayan mo. Pero kung binili ng amo mo na bahay, yung sarili nila, yung mga may up and down na 3-story, ganun, ay nako, yun ang mga mahirap alagaan na bahay. Tapos pag may alaga pa silang pet, mga aso, pusa, nako, may pagong pa ha. May mga ibon pa alaga, yung mga ibang mga ano dito, mga DH, mga ano, ibang mga assistant helpers, ganun. Buti nga mga amo ko hindi mahilig sa mga ano, pets. Buti na lang. Nako. Mahilig din ako sa ano, pero ayoko mag-alaga dito sa bahay, 'di ba? Very busy tayo. Pero sa Pilipinas tsaka ano, gustong-gusto ko nakakita ko ng mga ano diyan. Ayan, kita nyo. Pang live stream sana ng dito kay LS. I need a new phone. Mga ka-idols, ayan, nakita nyo yan, nag-live na yan, live. Sige, panoorin nyo na lang ang aking live. Live daw ko na feeling live na lang. Ayan o, oh, assuming live siya. Kita nyo yan, sasakyan sa ilalim, o yan, pinakita ni Dowa TV ano itsura ng Hong Kong dito. Ayan, sa butas, in runabouts. Pinasa HKTV and Dowa TV, please do not forget to subscribe. May naghahanap nun ng ano, Dowa TV and Pinasa HKTV, pinagsama. Hindi, hiwalay yan, sabi ko. Iba si Dowa TV, iba si Pinasa HKTV. Pero isa lang may-ari niyan, si ako lang, si ako. It's me, Jane. Ang dating DJ ng ISU, Kawayan Isabella. If you can still remember me, I'm DJ Lady J, representing Polytechnic College before, during my college days. Pag ako nun ang ano, ang DJ na naka-schedule nun sa may FM radio, nako yan, asaan mo, marami akong dala-dalang mga love notes, mga greetings. Meron akong shooter nun. Kwentuhan tayo. Hindi ko alam na ano, nandun. Engineering yung course nun eh. Tapos, yun, Sunday yata sked ko nun. 3 hours kami. 3 hours. By school, depende kasi, mga dalawa lang kami sa from sa school namin nun eh. Kaya sikat kapag DJ ka. Ay, DJ, ayun, si Mr. Ramiro, ganang-ganang sila. So, yung bibigyan sila ng mga, ano, mga love notes, pa-request, kung anong songs. Hindi pa uso nun, wala pang, kung mga Facebook, wala pang uso nun yun, mga, ano yun, FM radio, mga ganon. Yan ang uso nun, love notes, trading. And then, tuloy ang kwento. So, nasa booth ako. Kasi sa harap ng booth, makita mo salamin, di ba? Salamin. Kita ko yung from salamin, makita ko yung salas, lobby ng FM station. So, yung nasalita na ako na gano'n, nag-announce ako, then, nasa tabi ko naman yung technician na isa. Tapos, di, lumabas yung technician. E ako naman nakayoko ako. Siyempre, nagbabasa ako gano'n. Tapos may advertisement. Tapos time check. I don't know about time check. Was brought to you by blah, 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 blah. Mga ganun. Then, and then, mga greetings to greetings. Happy listening to all BSC 2 of ISU or Polytechnic College. Especially to blah, blah, blah. From gano'n, gano'n pag-announcer ka. And then, mga ano ko pa. Happy blah 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 knows ang blah blah. Tapos yun, pati ako mga pangalan ko, ano, sobra na ano yung pangalan ko dyan, maraming bumabate, syempre especially to DJ Jane Ramiro, Lady Jane,
aka Lady J. Lady J ang ako nun. And then, mayroon ano, nag-abot ng love letter. Love notes. Diba nakayuko ako? Tapos pag tingin ko sa may lobby ha, sabi ko, may tao. Yung isang shooter ko nun pala, shooter. Tapos, basahin ko daw, wala, babasahin ko yung love notes. Pero sana, hiya naman ako. Pero siyempre, dahil ano, sport lang tayo. So, binasa ko lang. Love notes para kay DJ. DJ. So, ayan. Narinig daw niya kasi na ako ng announcer sa FM that day. Alam niya na mag-ano, may schedule ako. Pero hindi niya alam that day pala. Gulat naman ako. O, mga parts lahat yun ng ano. Tapos yun, officer tayo noon sa may ano. Nung unang term ko, mag-isa ko lang na babae ng officer sa may ano, ISU Kawayan. Mga kasama ko noon, mga SK chairman ng Kawayan City. Hindi naman tayo pinalad kasi naging SK chairman sa ano, Luna. Pero may ano din, sayang ikaw sana yung ilalaban namin sa ano, sabi din nila. Pero alam mo, tapos na, sabi ko. Maging officer din ako, sabi ko. Balang araw, sabi ko, sisip ko kasi natalo ako sa Luna. Doon pala noon sa ISU. The only lady senator. Sabi, yun, ako na yun. Pero masarap kasi mag-serve, mag-ano. Mula bata ko, gustong-gusto ko mag-serve talaga sa mga tao. Hindi mo kailang maging mayaman para magsilbi sa mga tao. Yan. Tapos nung second term ko na, nalo din ako noon, nalo pa din ako noon. Pero nung third term na, hindi na pwede, hindi na ako pwedeng mag-ano, mag-officer, sabi ko naman. Kasi practicum na namin noon, bawal na. Sa mga ano lang, lower years. Member pa ako noon ng Makwan. Mahilig kasi ako sa mga extracurricular. Curricular. Yung ano, yung sa may dance, tsaka ano, dance singing. Basta may choir kami noon, dance, tapos mga drama-drama, ganun. Yung late na ano namin, yung namatay ng teacher advisor namin noon at one. Ako yung pinaghanap niya. Maghanap ka ng mga ibang ano natin, mga artist, mga actor, actress, Jane, sabi na. So, kumuha kami sa high school. Tapos, sila na nagtuloy. Sila na, nang, ano, kasi nga, busy rin ako na. Pero, nakaten pa rin ako ng mga, ano, ang mga show-show namin. Yan. Yan. Kaya, member ako ng choir, mga dance, mga, ano, meron kami mga costume nun. Speaking of costume, meron kami show ng umaga. May entrance ba, no? Nagsabay yung show namin dun sa may Darba yun nun. Basta maganda yung mga costume namin ng pang-choir, Then sa tanghali, punta kami na school preparation ng para sa entrance. Kasi nga may beauty contest na. Parang hindi naman siya actually beauty contest. Parang ang contest lang dun, damit. Yung damit lang talagang ano dun ang pinaka-importante. Eh ngayon, by department yun. Ngayon, nandun naman ako, syempre officer ako, nag-ano naman kami, prepare. Eh walang pair daw, mga 5 o'clock ba yun? Umuwi ako ng ano, sa may bahay ng ate ko. Naiuwi ko na yung mga gamit ko sa choir. Costume ko. Di bumalik ako sa school. Sa stage kami na nag-aayos. And then, nagpa-practice yung mga participants ng dance nila. Intro. Production number. Tapos kami naman yung isa. Sabi ng isang classmate namin. Wala daw siyang pair. Ay naku, si Jane. Nyek! Sige, anong unang oras? 5 o'clock na ng hapon. Eh, ang show is alas 8. Alas 8 ba yun? Napanood ko yung pagsayaw nila one time kasi nga busy ako. Anong susuot ko? Naiuwi ko na yung gamit ko. Ganyan-ganyan to, sabi ko. Yan, naghanap sila ng, provide sila ng, ayong, ano yun, yung pang Maria Clara. Incomplete pa yung, mas maganda pa yung costume ko. Inuwi ko dun sa may, ano, kaila ate ko, sabi ko, ah. Wala na akong time kumuha. Tapos, yan, resuot ko, production number, eh, white t-shirt, tsaka pantalon. Nag-provide sila, yung kaibigan, halika, maghuhubad na ako. Rastras, pantalon na, ano, buhat niya lang, medyo maluwang pa kasi mas mapayat ako sa kanya. Ano ba yan? Ano ba to? Sabi ko, para lang may pair kasi yung ano, classmate namin na lalaki, wala siyang kapair. Tapos yung isang teacher, yung isang professor namin, hinubad niya yung mga alas niya, pinasuot sa akin. Ano ba yun? Nakakatawa nga. Tapos eh, sabi ko, yung sayaw nila, napanood ko one time lang. Tapos sabi ng isang kaibigan ko nung natapos ng production number, ala, sabi, si Jane, tingnan niya pa yung nag-practice, sabi niya,
Ay, kasi ako mahilig na lang ako sumayaw. Syempre, dancer din ako. Sa yun, ala, sabi mo. Mali-mali pa yung mga nag-practice kaysa kay Jane, sabi ko. Noong nga dapat patangan ko. Buti kapat na panood ko ng one time, nung that time, nung hapon na yan, sabi ko. Kung hindi, edi para akong taka doon, sabi ko. Oo nga, sabi niya. Buti na lang at alam mo, sabi nila. Sabi na, maro makakatawa nga yan. Tapos nag-isip-isip pa ako kung ano yung ano sabihin ko, ganun-ganun. Ay, yung time na yan, wala na akong time talaga mag-isip. Sabi ng mga kaibigan, ay, hindi pa nag-practice yan, ah. So, okay lang kahit walang awards. Akala naman ng mga nanonood na kakilala ko, talagang candidate ako. Hindi. Kasi nga yung nanalo, ang gaganda ng mga damit, mga gown-gown, as in, ang gaganda. Sabi ko, ano ba? Yun na lang sanang costume kung talaga sa anong ginamit ko, sabi ko nga eh. Mga part lahat yung experience sa mga colleagues natin. Lahat maganda or palpak. Mga memories yun na we'll keep forever. Ayan. So, ayan na po. Live kuno. Ayan, nakikita nyo yung ano, mga sasakyan. Mamaya pupunta ako ng Yaumate. Okay na doon, punta ako doon. Meron akong bibilihin lang na para sa Maya Chinese New Year decoration namin. Kailangan. Tsaka yung frutas. Ang swerte dito na prutas ay yung mga ano, suha. Ayan, mga mandarin. Ayan, kita yung mga display, mga mandarin. Mga suha-suha. Ayan, tsaka yung mga carrot cake, mga honey cake, yung parang malagkit na kulay orange yan. Ayan, mga sa ilalim ng kwan. Pag may fireworks display, kapag New Year o kaya October 1st yung establishment day, maraming tao dito, ito parang ano, parang langgam dyan, ang dami, as in. May tao dyan, ha? Dyan. Ikita mo, parang, alam mo yung, parang yung, ano ba yung maliliit na, di ba, ang taas-taas dito, tas ang dami-dami, makikita mo dyan na ulo na gumagalaw. Ang tingin mo, parang yung uod na maliliit. Ganon. Oo, maliliit na. Yung mga ulo lang kasi nakikita mo. Tapos nagagalawan sila. Ganon. Kataas kasi. Siksikan dyan, ha? Dyan. Tapos dyan, meron dyan na, ano, maliliit na boat na, ano, lagay na mga fireworks dyan sa may dagat. Victoria Harbor. Yun ang Victoria Harbor. Kung bakit Victoria Harbor? Kasi nga, ang Hong Kong, ang dating pangalan ay Victoria. So, yan, alam nyo na. Kaya yan, Victoria Towers. Yan, tatlo na yan. Oh, pinangalan. So, dating pangalan ng Hong Kong, ayan. Yung dagat, yung harbor, Victoria Harbor. Victoria Peak doon, peak sa taas doon, yung peak. Victoria Peak. Alam mo na history niya kung bakit Victoria. From Queen Victoria kasi nga British ang kondito noon, mga namahala, British. Tapos 1997 noon, tinurn over sa China. Basta may agreement sila na after 50 years, totally magiging sa China na to. Yan. Ito yung sinabi ng isang noong unang panahon na walang maitatayo dito na kahit anong bato. Kasi ito noon, hindi ganito itsura o anong walang maitatayo ng isang bato. Ito na ang pinakamarami-maraming batong bahay, sementadong bahay. Isa sa pinakaprogreso sa buong mundo, ang Hong Kong. Yan, sabi ko, ka-level ng London, New York, sa America, London, sa UK. O, yan. Yan ang katapat ng Hong Kong. Very progress. Progreso. Okay, Chinese New Year is nearly approaching. Happy New Year, Gong Hei Fat Choy. Happy New Year, everyone. Take care, keep safe. God bless.
Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to Dova TV and Binas HK TV, hosted by Jane Domingo Ramiro.